1 na kailangan natin ay tinatawag ating pasaporte. Amen. Passport. Ang passport ay isa sa pinakamahalagang bagay para makasakay ka sa eroplano. Mm. Kasi dito binabase ang iyong identification. Pag wala kang passport, hindi ka pwedeng basta makasakay sa isang passengers na eroplano. Okay, hanapin dito ang iyong passport. At doon sa part ng passport mo, nakalagay ang lahat ng detalye tungkol sa iyo. Amen. Ang edad mo, ang timbang mo. Hallelujah. Doon sa version plate, nakalagay yun doon. Amen. Kasi yun, legal documents. Lahat na meron ka, lahat na yung birthday mo, nandoon. Ang pangalan mo, ang gitna ng pangalan mo, nandoon lahat sa pasaporte. Detalyado yun. At hindi mo pwedeng gayain ang passport. You say amen. Mm. Hindi mo pwedeng pikein ang mukha mo sa passport. Kapag nung nag-check ang passport, ba eh, parang dito kalbo ka, dito naman hindi ka kalbo. Alright. Diba sa pahit lang ako. Okay, hallelujah. Hindi natin pwedeng, hallelujah, hindi pwedeng peke ang passport natin. Kasi yun ang ating identification pag tayo sumakay sa elong tatlo. Alright, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, amen, hallelujah. Ang Biblia, ang ating identification. Amen. Alright, tayong lahat, bilang tayo ay bahagi ng salita, ang ating identification ay ang salita ng ating Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang nilalaman ng Biblia, dapat yun ang identification mo. Yung character na meron dun sa Biblia, dapat yun ang character mo. Can you say amen? Yung image na nandun sa Biblia, dapat yun ang image mo. Kasi yan ang identification natin. Can you say amen? Kung ano ang pangalan na nasa Biblia, dapat yun ang pangalan mo. Kung Kristiyano ka sa Biblia, dapat sa identification mo, Kristiyano ka. Kasi hindi ka papayagan sumakay ng eroplano nang wala kang tamang pasaporte. Muli ng ating Panginoon, hallelujah. Alright. At sabi ng Biblia, mga kapatid, we need to be identified, hallelujah, sa ating Panginoon. So binasa ko scripture, hallelujah, sabi dito na binasa ko scripture, tayo daw ay mga manlalakbay lamang. Sapagkat ang asa ito, sabi ito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Amen. Hallelujah. Halimbawa ako, bilang Pilipino, mga kapatid, pag nagpunta ako ng ibang bansa, ay daladala ko ang passport ko, hindi pwedeng iwan. Okay? Kasi yun ang pagkakakilalan sa akin eh. Kung baga sa ano, yun ang kakampal mo, yung passport mo. Dapat lagi mong hawak ang passport. Napakahalagang bagay po niya. Hallelujah. Alright, so sa Matthew chapter 22, gusto kong mabasa ang scripture, Matthew chapter 22. Tingnan natin. Sinasabi ng Biblia sa book of Matthew 37. Sabi ng Bible, mga kapatid, Jesus said unto him, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. So, tayo tayo gulo sa ating Panginoon. Love the Lord with all your heart. In other words, hallelujah, wala kang pwedeng i-reserva sa sarili mo. Amen. Okay? Kasi with all your heart eh. In other words, wala kang pwedeng itira. Love the Lord with all your heart. Wala kang pwedeng i-reserva sa anak mo, sa kaibigan mo, sa tatay mo, sa kapatiran mo, sa iyong sarili. Wala kang i-reserva. Kasi ang sabi ng Biblia, love the Lord with all your heart. Lahat ng ito ay pawang sa ating Panginoon. Pag umibig ka, dapat ibigin mo ang Diyos ng buong puso. It's amen. Pag ikaw ay nagmahal, hallelujah, hindi lang buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong buhay mo, sabi ng Bible. In other words, hallelujah, yung passion natin bilang mga Kristiyano ay hindi yung passion na katulad ng sanglibutan. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, hallelujah, magkaroon lamang ikaw ng isang Diyos. Hindi pwedeng umibig ka sa dalawang Diyos. Can you say amen? Hindi pwedeng ka mamaka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng sumakay sa maglipot sa dalawang Diyos. Hallelujah, ang Diyos at saka ang mamon. Can you say amen? So dapat ang passion natin bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Kung ano yung passion ng Diyos, kung ano yung passion ng mga character sa Biblia, dahil yun ang identification mo, dapat yun din ang passion natin. Amen. Hindi ang ating Panginoon. Hallelujah. Alright. So pag sinabi love the Lord, abay, dapat walang kasosyo sa buhay mo. Amen.
Wala ka solusyon dito, mga kapatid. So, yung relationship natin sa Diyos, mga kapatid, ay, hallelujah, kakaiba ito sa relationship natin sa mga, sa iba. Okay, kung tayo lumilipat sa Diyos vertically, hallelujah, direct tayo sa ating Panginoon, lahat ng iyon. Kumpara, pag tayo umibig sa ating mga kapatiran, ano yun, may level. Iba minsan may ganyan eh. May level yung ating pagmamahal sa kapatiran. Iba yung treatment mo sa asawa mo. Iba yung treatment mo sa iyong kapatid. Iba yung treatment mo sa iyong brother. Iba yung treatment mo sa mga hindi mananampalataya. May level yung treatment. So kung ganyan tayong tao, dapat ay, hallelujah, ma-distinguish natin na dapat iba ang level ng pag-ibig natin sa Diyos. Yes, amen. Mm-hmm. Kung sa ibang tao, 50% lang kung magmahal ka, sa iyong asawa ay 90%. Hallelujah. Sa iyong kapatid ay 30%. Sa iyong kapatiran ay 70%. Dapat sa Diyos, 100%. Yes, amen. Yes. Mm-hmm. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia, love the Lord with all your heart. Ibigin mo lang ang Diyos ng buong puso mo. Ibig sabihin, walang pwedeng bumahagi dito. Okay? Di ba yung sinasabi sa unang utos? Love the Lord. Amen. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Muli lang natin pa rin sa New Testament. Amen. Hallelujah. Alright. So, babasa mo na sa quotation, mga kapatid. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa kanyang preaching, sabi niya, citizenship, as I said, as citizenship of our flesh, we are pilgrims and we are strangers here. Tayo daw ay mga dayuhan at mga manlalakbay lamang dito sa mundo ito. And we are seeking a city to come. Kaya nga tayo ay naglalakbay, nag-aalap tayo ng isang syudad na dapat natin puntahan. I said, that's the reason that one American is different from the other. Our spirit has been born from above. Kaya pala ganun eh. Hallelujah. Hindi tayo mapakali. Kapag tayo nasa isang lugar, hinahanap natin yung ating sariling bayan. Diba? Kung ikaw ay Pilipino, okay, pag nasa Amerika ka, hindi ka masyadong komportable, hindi ka masyadong panatag kasi ibang tradisyon doon. Amen. Iba yung kanilang ginagawa, iba yung kanilang nakasanayan. Kung dito sa Pilipinas ay nagkakamay ka kumain doon, baka hindi mo magawa kasi ibang tradisyon doon. Baka mahiya ka. Okay? Kung doon sila nag-uulam ng bagong doon eh, at dito nag-uulam ka ng bagong, baka doon hindi mo magawa yun. Kasi ibang nature. Iba yung tradisyon nila. Hallelujah. Alright, so, our spirit has been born from above. Ang ating daw espiritu ay sinilang mula sa langit. And in that land, we have come from here, but from the nature and the habits of land that is holiness. So, ano bang meron? Ano bang nature? Ano bang meron doon sa langit? Sinasabi ng propeta ng ating Panginoon. Kung tayo daw ay sinilang mula sa langit, dapat daw itaglay natin ang nature na nasa langit. Ano meron doon? Holiness. Cleanliness, godliness, and if that spirit of that land moves unto us, then this land is strange unto us. In other words, hallelujah, kung ito ang spirit ang kumikilos sa iyo, kung ito yung nature na nananalaytay sa nature mo, sa buhay mo, dapat hallelujah, dito sa mundo ito, ibang piling mo, ang pakiramdam mo, strangers ka. Okay? Kasi iba yung iyong pinanggalingan eh. Kasi yung nature mo ay galing sa langit. Kaya para pagdating mo dito sa lupa, hindi ka mapanatag, iba yung nature mo, hindi ka mapalagay. Kasi yung nature mo is from heaven, is amen. Amen. Hallelujah. And that's how we know. And if the spirit of that land moves unto us, then this land is strange unto us. Hallelujah. Cause your soul and your spirit motivates you. Yung para nagmamotivate sa atin. Yung ating kaluluwa ng ating espiritu. It makes you what you are. Hallelujah. And you'll never be able to join churches and get that out of you. You still be a church member and make fun of people who preach against such immorals. As yung sabi ng propeta ng ating Panginoon, hallelujah. Kapag daw taglay mo ang nature na ito, ito magtutulak sa'yo. Magtuturo sa'yo kung talagang sino ka. Amen. At hindi lang ikaw magiging able to join church. Ibig sabihin, hindi ka panatag na ikaw ay church member lang. Hindi ka contento na tagapakinig ka lang. Amen.
Hindi ka kontento na taga-butas ka ng nagmangko. Hallelujah. Dahil iba yung nature mo. Kaya ka tayo nagsisimba kasi, hallelujah, dahil alam natin yung pakiramdam ng mga bagay, hallelujah, na inaasar natin mula doon sa heaven. Amen. At yun ang bagay na nanimiss sa atin. Amen. At ba nanimiss nyo ngayon mga bagay, mga kapatid? Hallelujah. The pleasure of this world. Hallelujah. Yung treasure sa mundong ito. O yung mga bagay na pinanggalingan natin. Okay? You've got to be born again from above. Then you are a new creatures in Christ. So, ang langit ka natin ngayon. Kailangan tayo maisilang na muli. Hallelujah. Then you are a new creatures in Christ Jesus. And you are as Abraham was. You're his children. Ikaw ay anak ni Abraham. You are seeking a city whose builder and maker is God. Kaya pa si Abraham, naglakbay ito. Hallelujah. Wala siyang Google. Wala siyang Google. Wala siyang Waze. Naalala ko nga hapon. Amen. Hallelujah. Gumamit ako ng Waze papunta kayo sa city. Aba, hindi ko sunod ng Waze. Naligaw ako. Okay. Hallelujah. Amen. Pero ito si Abraham, wala siyang ginamit na Google. Basta nagharap na lang sa syudad. Sabi ng Panginoon, go! Go to the land, hallelujah, na tinalaga ko para sa'yo. Naglakbay si Abraham, hallelujah, na hindi niya alam kung saan yung lugar na pinapupuntahan sa kanya ng ating Panginoon. Anong ginamit niya? Ang kanyang pananampalataya. At ngayon umaga mga kapatid, ito ang ating passport, please say amen. Ang faith natin, ang passport natin, papunta doon sa ating pinanggalingan. Kapag wala ang faith, sabi ng Biblia, it is impossible to please God. Amen. Napaka-imposible na malugod natin ang Diyos, hallelujah, yes, kung wala tayong pananampalataya. Hallelujah. At yung pananampalataya ito ang magiging passport natin. Amen. Kasi dito ma-identify kung sino talaga tayo. Yes. Amen. Ang identification natin ay ang ating pananampalataya. Hallelujah. Ayun ang ating Panginoon. Ang ating passport ay mula sa langit. Amen. Kaya umalis man tayo sa ating pinanggalingan, pagbalik mo, tatanggapin pa rin tayo doon. Tanggihan ka man. Halimbawa, narito ka sa Pilipinas, nagpunta ka sa Amerika, tinanggihan ang passport mo doon. Nireject ka. Pumunta ka sa China, nireject ka. Pero pag bumalik sa Pilipinas, tatanggapin ka pa rin. Amen. Bakit dito galing, dito nag-originate ang iyong pasaporte? Kaya say amen. Hallelujah. Di, ano ka kung magkasi? Passport holder ka at hindi ka nila pwedeng tanggihan. At tayong lahat, hallelujah, dahil ang passport natin ay galing sa heaven, is amen? Amen. Pag tayong bumalik sa heaven, tatanggapin ang heaven ang ating passport. Kasi ang passport natin ay galing sa heaven, is amen? Yes, hindi galing sa lupa ang passport natin. Dahil doon ang ating pagkamamakayan ay sa langit, sabi ng Biblia. Amen. Hallelujah. Amen. Puli ng ating Panginoon. Ayaw ka man tanggapin ng mundong ito. Ayaw ka man tanggapin ng sanlibutan. Huwag ka mag-alala, tatanggapin ka natin, Panginoon. Amen. Tanggihan ka man ng mundong ito dahil nire-reject eh. Ayaw ko sa mga tao ito kasi ito walang ginawa kung hindi mag-cheers tuwing Sunday. Magsimba tuwing Miyerkules. Kaka-Bible study lang kinakuyaman. Magba-Bible study na naman. Okay, nakita nyo ba? Ang mga tao, sadyang ganyan eh. Naiinis sila. Kasi nare-reduce sila doon sa kanilang mga ginagawa. Tama ba? Mm-hmm. Akala nyo lang ay hindi kayo pinapansin ng ibang tao. Wala silang pakialam sa iyo. Actually, malaki, hallelujah, ang nagagawa nila sa kanila. Ang mga mata nila ay nakating, ang mga mata nila nakating sa inyo. Akala nyo lang hindi kayo pinakikilam ng ibang tao. Pero ang mata nila nakapokus sa inyo. Yes. Amen. Kaya pag nakagawa ka ng isang mali, ano bang sasabi sa inyo? Ay, Kristiyano ba yan? Akala ko ba, banal yan? Akala ko ba, nagsisimba yan tuwing Sunday? Diba? Ganyan, akala nyo lang, hindi kayo napapansin. Pero ang mga mata nila ay nakapokus sa inyo. Tama. Mamasin din natin kami. Alright. Hindi maliningin, ano? Dahil nagtataka sila, sino ba itong mga tao ito? Kasi tutunin, hindi naman talaga tayo taga rito. Our citizenship and our passport is issued from heaven. Amen. Doon galing ang nag-issue ng ating pasaporte. At tanda nyo mga kapatid, kung galing sa heaven ang inyong passport, hallelujah, at ito ay sinertified. Ano naniniwala kayo mga passports na certified yan? Kaka ba, Sir Eddie? Tinatatakan yan.
Ibig sabihin, certified original ang passport mo. At yung passport mo, hallelujah, hindi tatanggapin kapag peke. Lahat ng documents doon sa passport mo, abay original. Okay? Hindi ka pwede mandaya ng PSA doon. Kasi legit, original ang lahat ng documents kasi ilalagay doon sa passport. At pag nakita nung nag-check ng passport ng iyong documents ay legal, lahat ng ito, tatatakan niya. Certified true, hallelujah. Pwede nang bumiyahe kay sa amen. At ang Diyos, hallelujah, ngayong umaga, siya ang nag-certify ng ating pasaporte. Amen. Lumapit siya ng pagtatak sa pamilya. Hallelujah, kayo ay tinatakan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. At ano ang pinasel niya? Ang kanyang dugo. Uri ng ating Panginoon. Ginamit niya mismo ang kanyang dugo para sa everyone. Ang ating mga pasaporte. Kay sa amen. At kahit sa tras, hindi sa pwede magsabi, peke ang pasaporte mo. Yes. Kasi ito ay dokumentado, hallelujah, certified true, hallelujah, ginamit ng tatak ng Diyos ang dugo ng ating Panginoon para tatakan ang ating pasaporte para sa heaven. Amen. Amen. At walang sino mang pwedeng tumanggi pag nakita nila ang tatak. Kahit hindi na nila buksan ang pasaporte, nakita nila ang senyo, papapasukin ka sa iyong destination. Amen. Kasi ito yung dugo ng ating Panginoon sa Cristo. It will covers all our sins. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Certified true and original. No Xerox copies allowed. Hindi pwedeng Xerox ang documents natin. Hindi pwedeng Xerox ang ating pagsamba. Amen. Hindi pwedeng gaya-gaya lang tayo. Hindi pwedeng duplicate ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, hallelujah. So dapat, lahat ng ginagawa natin must be original. Ang pagpalakpak natin sa Diyos, original. Ang pagkanta natin sa ating Panginoon, amen. Ang pagpunta natin dito sa church, dapat original dito. Yes, amen. Ang pagtanggap natin sa Diyos, hallelujah, dapat original ang lahat. Hindi pakitang tao lamang. Ama. Uli ng ating Panginoon. Sabi niya rito sa kanyang preaching na Jubilee. May sinong privilege natin ngayong umaga, mga kapatid? So medyo pakapusin ako ng boses na. You are a Christian. True and true. Sealed by the Spirit of God. Kayo daw ay mga Kristiyano. True and true, sealed by the Spirit of God. Ano man daw mangyari? Sabi na Brother Ernest, whatever it takes. Sabi na kanina sa kanyang exhortation. Whatever it takes, Kristiyano ba? Amen. You are a Christian, true and true, sealed by the Spirit of God. Sino nag-seal nyo? Ang Espiritu mismo ng Diyos. Amen. Ang siyang nagkatak, hallelujah, ng bagay ito. They know what you was. Alam niya kung sino ka. Kaya nga, sinagnihin eh. Sinertified niya na original ng ating pagiging Kristiyano. We are certified Christian, they say, amen. Hallelujah. That's right, it is impressing, a marking, hallelujah, a sealing, tinatakhan, minarkahan, hallelujah. That's exactly the truth. Now, that's when you are sealed in the kingdom of God. At ito ang magiging daan, hallelujah, na tayo maseliwan hanggang sa kaharian ng ating Panginoong Sumulis. If that paper is ever once legally sealed, kung ang papel daw na ito ay legally na sealed by a notary public and his name is signed on it, it's legal as long as it's papers, it's a paper. Is that true? Sabi niya. Pag daw ito ay na-sealed, legal sealed. Hallelujah. At na-notary public, in other words, hallelujah, na ipakita, patestify ng publiko, na ipakita sa mga tao na talagang itong lahat na meron ka ay legal documents. Pag sinabing notary public, ibig sabihin na notice ito ng public. Alam ng lahat at walang pwedeng tumutol dito. Alright. If it's ever was legally sealed by a notary public and his name is signed on it at napirmahan ito, hallelujah, that is legal. And if a man is ever born of the Spirit of God, tinipon niya sa tao. Kapag daw ang tao ay naisilang sa Espiritu ng Diyos, not make believe, hindi raw make believe, hindi pananampalataya, kunyari pananampalataya,
but really filled with God's Spirit, kundi, hallelujah, naselyuhan at nabuspos ang banal na Espiritu. Amen. He has still endured until the day of His redemption. Kaya yung ating redemption, yung ating pasaporte, yung ating identification, tanda nyo, hanggang sa araw yan ng katubusan. Hindi pwedeng may identification na ngayon, bukas wala na. Hindi pwedeng Kristiyano ka ngayon, tomorrow hindi. Okay, dapat yung identification mo, hindi lang ngayong Sunday. Hindi lang tuwing Wednesday yung identification natin. Hallelujah. Alright. It is there till the day of His redemption. He'll be a Christ-like today. He'll be a Christ-like tomorrow. He'll be a Christ-like the next day. Dapat daw tayo ay katulad ni Kristo ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw. Amen. Alright. In the trials. Di ba hindi muna? Okay. Kristiyano ko ngayon. Bukas, Kristiyano ko. Sa susunod na araw, Kristiyano ko. Pagdating ng trials, pwede bang hindi muna? Sabi nga sa brother, amen, dahil lang ito sa kape, magkakalimutan pa. Oh, ma. Magkalimutan na tayo. Para sa nami, hindi na muna ako Kristiyano ngayong araw. Okay, nandahil sa mais, nalalabag na sa panalaman, di ba? Dinasaway na sa kapatid, brother, huwag ka muna mag-iho ng mais kasi mamamatay yung gatong natin. Kakukulit, iyon ng iyon, saway na saway yung isa. Ang sabi nyo sa brother, gusto mo maging, hindi na ako maging Kristiyano ngayong araw ito eh. Nakita nyo ba? Hallelujah. In the trials, He's Christ alive. Dapat tayo sa kabila ng pagsubok, tayo pa rin ay katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Not tomorrow, today, tomorrow, the next day, in trials, He is Christ alive. Amen. In troubles, excuse mo na, pastor. May troubles ako ngayon. Pwede bang hindi mo na ako mag-cheers? Kasi marami akong mga troubles ngayong araw. Bayarin. Ay, bayarin. Hallelujah. In troubles, He's Christ alive. In hunger, nagugutom ka na ba? Sa gutuman, sa kapusan, sa kakulangan, sa walang pagkain, hallelujah. Dapat daw tayo Christ-like. Enjoy! Pagkita sana kung dito eh, baka masabi mo sa atin sa joy lang eh. Pag natutuwa tayo, blessed tayo, enjoy! In Christ-like ako kasi matumasaya ako ngayong araw. In Christ-like! Oh, hallelujah. He is Christ-like everywhere you see Him. Saan mo man siya makita, ano mang pagkakataon mo siya makita, saan mang sitwasyon mo siya makita, dapat Christ-like ka! Kasi nga, yung nature natin, hallelujah, yung notary public, in other words, yung sinasabi ko notary public, nasasaksihan, nakikita ng publiko ang buhay mo. Tama yan. Sa lahat ng pagkakataon. Yes. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Tama. Enjoy! Hallelujah! He is Christ-like. Everywhere you see Him or her, they are Christ-like. Anong dahilan? For they are sealed by the Holy Ghost. Amen. Kayo ay selyado ng banal na Espiritu. Amen. I think last quotation na natin, mga kapatid. Then we will close. Very good. Alright. Okay. Medyo matap tayo ngayon. Okay lang. Hanggang sa kaya ng boses, magagamit natin sa ating Panginoon. Sabi nito mga kapatid, sa preaching niya, identification. Sabi niya, you've got to be identified with Christ. Kailangan daw tayong ma-identify sa ating Panginoon sa Kristo. And it's life living in you. That's when you are identified with Christ. Kasi kailangan tayo na-identify sa ating Panginoon kasi siya ay nabubuhay sa atin. It's when Christ lives in you, it isn't a ritual. Hindi daw ito ritual. Kapag ang Diyos nabuhay sa iyo, ang ginagawa mo hindi ritual ito. Amen. Amen. It isn't belong to a church. Hindi lang ito simba-simba, mga kapatid. That's all good. But you see, the real sincerity. Yes. Narito ang totoong kasinseruan sa pagsamba. Kasi na-identify ka.
Amen. At pag sumakay ka sa aeroplano, wala nang balikan. Okay, say amen. Pupunta ka doon sa destination na pupunta natin. Yes, amen. Dahil dala mo ang passport, okay, say amen. Hallelujah. Dala mo ang identification mo. Amen. At ang identification natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kung nasan siya, sabi natin, Panginoon, ako'y babalik, ako'y aalis. Hallelujah. Saan ako pupunta? Paroroon ako sa aking pinanggalingan. Saan magaling siya? Sa heaven. In other words, kung siya'y taga doon at ikaw ay identify sa ating Panginoon, babalik ka din doon sa kanyang pinuntahan. Amen. Hallelujah. Another one. Pag-insan ako na roon. Ano? Ayun. Yun ang scripture. Ang gagawin dyan ko. Pag saan ako na roon, ay duroon din kayo. Amen. Another one, sabi niya, but I challenge you tonight. Challenge siya, mga propeta, at mga listener. Identify yourself with Jesus Christ. In His death. Bakit, Lord, kailangan pa sa kamatayan? Hindi ba pwede sa buhay na lang? At sa sagana? Hindi ba pwede ma-identify na lang ako sa kasaganaan? Usually, yan ang pinakamahirap na sitwasyon. Ang mga tao, hallelujah, minsan hindi na-appreciate ang Diyos sa panahon ng kasaganaan. Pero pagdating ng paghihirap, doon nila naaalala ko, na-appreciate na ang tulong ating Panginoon. Christ, you have to be, identify yourself with Christ in His death. Ano ba dinalas ka bago siya mamatay? Pinagbintangan siya. Sakit. Pinasakitan siya, sinipa siya, sinuntok, dinuran. Lahat ng ito ay kanyang tinanggap. Kaya ba natin gawin yun? Dapat daw ay ma-identify tayo sa kanyang mamatay. In His resurrection, okay, mag-alala, kasama tayong ma-identify dapat sa resurrection. Hindi na sa kamatayan, sa resurrection din. And see, where you'll be a resurrection. For we suffer with Him, tayo ay dumalas ang hirap kasama niya. We shall reign with Him. Pag ikaw ay naghihirap na kasama niya,